Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Po ako sa pangalang Ana, isa sa marami ninyong tambalanista na nagtatrabaho dito sa Middle East. Ang layo-layo ko na at matagal-tagal na ding nangyari ang kwentong ibabahagi ko, pero hanggang ngayon, hindi ko pa din nakakalimutan. Tumataas pa din ang balahibo ko at bumibilis ang tikbok ng puso ko kapag naalala ko. Kapag sumasagi sa isip ko ang karanasan kong ito, natatakot pa din ako. So kababalaghan, kwentong kababalaghan pala. My gosh, Shena. Gusto ko lang sabihin sa'yo na medyo lasing pa ako, partner. Huwag mo akong gugulatin, ha? Ah, hindi nga, pag lasing, hindi masyadong talab. Ah, ganun ba yun? Hindi ko sure sa akin. Hindi ko sure sa akin. Anyways, ito na. Buntis ako noon, tambalan. Isang umaga, hindi ako bumangon. Nagugulat. Nagugulat sa sariling background music. Buntis ako noon, tambalan. Isang umaga, hindi ako bumangon at nanatiling nakahiga sa tabi ng bintana dahil nahihilo ko. Pinagmasdan ko na lang ang asawa ko habang naghahanda papasok sa trabaho. Maya-maya pa, nagpaalam na siya at umalis papuntang work. Hinugot ko ang lahat ng lakas ko at pinilit kong tumayo. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at bumalik sa higaan. Nahirapan akong kumuha ng tulog dahil dinig na dinig ko yung mga marites sa labas ng bintana. Pinag-uusapan at pinagdedebatehan ang mga maiinit na chika sa tabi-tabi. Eh dahil gusto kong magpahinga, lumipat ako sa kabilang dulo ng kama, yung side na malayo sa bintana at malapit sa pinto. Teka lang, partner, ha? May upuan kasi sa likod ko. Pili ko may uubo eh. Magulat ka, may katabi ko na pala dyan. Eh. Gusto kong alisin. Teka lang. Aalisin ko lang, ha. Inaaning na po. Naaaning ako eh. Kanina man wala namang problema itong upuan na to eh. Yan. Ngayon meron. Teka lang. Ako, nilagay mo pa sa harap mo. Eh di lalo na. Yan. Ako gumagalo pa magising upuan. Oh, ayan. Okay. Okay na? Okay, kasi baka okay, mamaya, okay. Bigla-biglang ano eh. May sumulpot na lang na kung anong elemento dyan. Okay. Kaloka, at least ano, nakaharap sa'yo, partner. Okay. Ilang segundo lamang ang nakalipas nang bumukas ang pinto. I locked it, kaya sigurado akong asawa ko yung bumalik. Nakatalikod ako sa pinto, pero hindi na ako nag-effort humarap. Nanatili din akong nakapikit. Nagsalita yung asawa ko, pero for some reason, hindi ko maintindihan. Naisip ko na lang, baka dahil sa antok o hilo ako.
Tinanong ko siya kung may nakalimutan ba siya, pero salita lang siya ng salita nang hindi ko naman naiintindihan. Labas-pasok din siya, kaya maingay. Natakot sa sarili niyang paa. Binukos kasi yung paa ko. Natakot ako sa paa ko. Mukha kasi siya nagsaka ng 10 taon. Oh, anyways. Labas-pasok din siya, kaya maingay ang pagbukas-sara ng pinto. Nagsimula na akong mairita, kaya naisip kong bumaling na sa pinto at harapin ang asawa ko. Tinatayo ang ka-partner. Tinaba. Oo nga. May nakatayo yung buhok sa likod. May nakatayo yung buhok sa gilid. Buhok mo ba yun? Wala, sinong umangat? Nagsimula na akong, yun nga, mairita, kaya naisip kong bumaling na sa pinto at harapin ang asawa ko. Nang akmang lilingon na ako, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sumasakit din at naninigas ang tiyan ko. Sigurado naman akong hindi ako nananaginip dahil naririnig ko pa rin yung hipag ko at mga marites na nagwawalis at nagtatawanan sa labas. Nagsimula akong magdasal ng Ave Maria nang may biglang may itim na taong dumagan sa akin. Kitang-kita ko ang mga puting mata niyang nakatitig sa akin sa pagitan ng... Nakuryente ko. Alam mo, next year, ayoko na ng katatakutan stories. Kapag I grow a year older, hindi natin alam kung may condition pa ako sa okay sa lang, ano. May benefit sa company. Sagot ka, you're in good hands. No problem. 100% sagot ng company yan. Okay. Nagsimula akong... Kasi. Ano ba nananakot ka eh? Nagsimula akong magdasal ng Ave Maria nang biglang may itim na taong dumagan sa akin. Kitang-kita ko ang mga puting mata niyang nakatitig sa akin sa pagitan ng mahaba at magulo niyang buhok. Sa bigat, hindi ako makahinga. Takot siya niya akong sinasabayan sa pagdarasal. Borkot! Ipinikit ko ang mga mata ko at ipinagpatuloy ko ang taimtim! Makatim-makatim binti ko. Hindi ko naman natapos. May ano kinamot ba? Lang ako sa binti ko. Makati. Nakaano ka eh. Huwag kang maraming galaw. Nag-i-imagine ako. Date na nga lang ako eh. Mahirap tiisin ang kati. Kaya napakamot. Paggamot mo na kasi yan eh. Hanggang ngayon, 44, magpa-44 ka na, may buni ka pa rin. Huwag lagi nagkakape para hindi kinakabahan. Okay, ayun na nga. Okay. Ipinikit tahimik ko. Tahimik lang tayo, tahimik. Tahimik ka lang. So ipinikit ko ang mga mata ko at ipinagpatuloy ko ang taimtim na pagdarasal. Kinagat ko din ang daliri ko sa kamay. Ganun ba yun? Hindi nagtagal, unti-unti akong nakagalaw. Agad kong pinuntahan si nanay at takot na takot kong sinabi sa kanya ang nangyari sa akin. Ang sabi ng nanay, putlang-putla daw ako. Dinala ako ni nanay sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, naaswang daw ako. Meron din daw ibang nilalang na nakatira sa bahay ng asawa ko. Kapag buntis daw, sadyang lapitin ng mga aswang at kung ano-anong elemento dahil mabango sa pang-amoy nila ang sanggol sa sinapupunan. Simula noon, mas lalo akong naging madasalin. Hindi na din ako nagpaiwang mag-isa sa bahay. Yan ang nakakawindang na kwento ko ni Cole and Chris. Sana ay hindi kayo masyadong natakot. Hindi naman. Ang inyong tambalanista, Ana. Nakakaborko! Annabelle pala yun eh, si Anna. Si Anna.
Kay Ana, ako na patingin. Yan ang sabi ng aswang. My gosh, nakakalurky. Sinabi ba kung anong probinsya yan? Nang maiwasan. Nang hindi na pumunta, di ba? Baka sabihin, maganda nun na tourist spot. Malamang partner. Lahat naman daw ng mga lugar, may mga ganyan. May mga pang-aswang. Sa bagay, yung kapitbahay namin, inaswang yung asawa nung isa. Oo, correct. Anong probinsya yon, partner? Provincial reveal naman dyan. Walang piniling lugar. Oo. Nagkakaaswangan. Hindi nang kailangan pumunta ng probinsya eh. Maynila parang ang dami ng aswang mga nagaganap. Diba? At hindi lang asawang inaaswang. Aba? Pera. Daming scammer ngayon. Pati sinampay. Correct! Inaswang din. So true. My gosh. Kaya pala ang sabi ng writer natin, hanggang kailan ba gagawa daw ng mga nakakatakot na kwento? Kasi mag-isa lang daw siya habang nagagawa siya ng kwento. Nakakatakot nga naman talaga. Imagine niya din habang diba? Gumagawa. Habang sinusulat niya. At yun naman, talaga nakakalurky yung mga kabisyo kapag ka nag-i-imagine tayo ng mga bagay-bagay. Pero ang mapupulot natin dito sa kwento ni Ana is that, sabi niya, di ba, mas lalo akong naging madasalin. Tama yun. Very good ka naman dyan sa part na yan, Ana, na naging mas madasalin ka. At ibig sabihin noon, yan yung alam natin, di ba, na merong mas makapangyarihan sa mga elemento na yan. Di ba? Correct. Your prayer is your best armor. Correct. Against all evil. Tama, di ba? Kaya natatakot lang tayo, di ba, kapag kinukutsa yung pagdadasal. Kasi nagdadasal tayo, tapos kinukutsa. Oo, diba? Doon ako natatakot pag mga horror movie partner, tapos may pagkutsa. Doon ako natatakot. Napanood mo na ba yung The Priest? The Priest? The Exorcist pala. Ay, hindi. Yung pero parang may The Priest din na. Yung ano to, yung latest na. Oh. Ay, hindi ako manunood ng ganun sa sinihan. Ang lapit. Manunood lang ako ng ano, kasi nga pag medyo nag-edad ka na, hindi ka na ganun. Dati nanunood ako sa sinihan ng mga ganyan. Tsaka, ang kasama ko pa ng jowa. At syempre, papitek. Di ba? Yan naman tayo sa papitek. Payakap, di ba? Susuot ka sa kilikili ng jowa mo. Mga ganun, di ba? Pero ngayon, yung may asawa, tapos yung parang pipiliin ko manood, tapos ang laki-laki, hindi na partner. Sa ano na lang ako partner? Sa Netflix, kung saan pwedeng naka-silent lang yung tunog, di ba? Nanonood. Alam mo naman. Pero walang sound. Walang sound. Pwedeng i-pause, di ba? Yung mga ganun. Parang hindi nakakatakot kasi ang musical scoring, kaya nga, di ba kanina, ginugulat-gulat mo ako, nagugulat ako kasi uy, wala naman musical... kaming ginawa, nagugulat ka lang mag-isa. Itigil ko na nga itong tinitira ko. Nagugulat ka lang mag-isa. Yung mukulat, kumamot na. Oo, ako talaga. Hindi kasi dahil yan sa musical score, partner. Okay. Tsaka, di ba yung utak mo nag-i-imagine kapag ka nagkukwento, di ba? Ini-imagine mo sa utak mo. Totoo. Tapos bigla yun. May mga galawan na nagkakamot ka bigla. Nagugulat ako. Nagugulat ako kasi matindi ang musical scoring. Diba yung mga ganito, itong background music na to, may, it sets the mood sa'yo, eh. May kapit eh. May kapit na ganun. Totoo. Ano sabi mo, bakit nga kaya? Bakit nga kaya? Ewan ko lang ako, sa Pilipinas, yung ganyang klase ng kwento na yung pagbuntis, may mababango ang sanggol sa kanilang mga pang-amoy. Diba? Wala ba ako narinig na ganyang kwento sa abroad? Or baka... Hindi ba ayaw ba maging OFW ng mga aswang? Or baka partner, yung meron namang kwentong ganyan abroad. Kaya lang, alam mo na English, di naman tayong basahin. Sa bagay, baka may version na-confirm silang kanila. Di ba may mga ganun naman, di naman sa Pilipinas lang. Oo. Ano, di wala nang tumira dito lang may aswang, sa Canada, wale. Di ba may mga ganun-ganun daw. Malay natin, baka imbento lang talaga ito, katang isip, ganun. Pwede din naman, di ba? Pero nakakatakot, di ba, hindi paniwalaan. Baka correct, mamaya, baka mamaya paramdam sa'yo, correct. Nyo. Ah, ganun, nakatang isip lang ako, teka. Diba? Pero again, katulad ng lagi nating sinasabi kapag ka merong mga horror stories na ganito, mm-hmm. It's important to remember that we have a God. Yes. The highest being, diba, na kayang tapakan yung ganitong klaseng mga elemento. Totoo yan. At ako naman, ako personally, naniniwala ako talaga. Marami mga bagay sa mundong ito na tunay na nangyayari pero mahirap ipaliwanag. Correct. Minsan totoo. Mahirap intindihin. Mm-hmm. Minsan mahirap tanggapin. At minsan pero, mahirap paniwalaan na may it's ganon. It's happening. Correct. May mga diba, ganyan talaga. Mga ganyang elementals. Diba yung sinasabi nila, nakatang isip na aswang. Mm-hmm. Kasi posibleng totoo din naman. Diba? Parang ang may isip mo din kasi dyan, kung hindi totoo, saan ang galing lahat? Oo. Diba? Usually naman, diba, when there's smoke, there's fire. Oo. Diba? So, kapag may ganyan na usap-usap, meron din siya talaga
talagang pinanggalingan. Katulad nitong si Ana, na experience niya first hand. Sipin mo, nasa ibang bansa na siya, pero pag naalala niya, talagang ibig sabihin, talagang nandun siya. Oo, nandun siya dun sa moment na yun. Imagine ko talaga ano yung para sa'yo, mahirap paniwalaan pero nakita mo or na-experience mo, na-witness mo, na-feel mo. Yung ano, yung kaibigan kong gwapong-gwapo sa sarili niya, di ba? Tapos ang hirap paniwalaan. Oo, okay. Tapos talagang tsaka tong nga tropa kong to partner, pero ang lakas mang babae. Ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan kasi ang dami niyang babae. Oh, di ba? Oh. Ganyan. Oh, because they exist. Correct. Ito po example ng mga patunay. Oo, diba? Mga bagay sa mundo na mahirap paniwalaan, mahirap pero tanggapin, pero nangyayari. Correct. Diba? Hindi naman kailangan katatakutan lang agad-agad. Oo, ako nasaksiyan ko yung mga sinasapian, partner. Nakita akong ganun talaga. Hindi ito acting talagang totoo, may sape. Kasi kunyari, hindi ba ako yun? Lagi ako may sape. Pero natanggap ko na rin eventually. Diba? Oh, sanay ka diba? Na dapat sa mga sape, partner. Oh, hindi as in like ano, no, na-possess. Oo, oh, na-possess. May nakita na akong ganun dati. Mm-hmm. Na parang, paano nangyari? Eh, kilala mo yung tao. Oo. Oh, oh. Hindi naman siya. So, yun talaga yung totoong nagbabago ng boses. Nagbabago yung boses. Tapos yung mga extra, katawan. May extra strength sila. Oo, oh, oh, correct. Sabi ko, nag-energy drink yata sila. Kaya oh, correct. Mga ilang galon kaya nang maiwasan. Ganito pala ang effect. Pag limang galon ng energy drink. Tsaka parang may extra senses nila. Ito yung kwento na parang na-possess. Tapos, lalabas sila ng hinihila na yung ano yung tao na po-possess. Isasama na daw sa mga gano'n sa engkanto, mm-hmm, gano'ng kwento. Sino nag-ihila? Sa engkantadya, mga gano'n. Sino nag-ihila? Yung katawan mismo umaalis. Tapos syempre yung humihila, hindi namin nakikita. Ah, okay. So tapos, parang talagang umaano siya. Oo. Yung, okay. Ako tanda ko pa yun eh. Tapos ang sabi ng albularyo, kumuha ka ng asin. Eh sa probinsya, sanda bakbak ang asin doon eh. Mm-hmm. Pag may asin ka sa bahay, nasa malaking tabo, gano'n. Oo, correct. Malaki talaga eh. Sa atin dito sa Manila, garagarapon, mm-hmm, iodized salt, gano'n na konti. Sa probinsya, marami. Mm-hmm. So ang ginawa ng mga anak, nilagyan lahat ng mga anak. No! nilagyan yung mga entry and exit point ng bahay ng asinharang. Okay. Hindi naman siya para mapapansin. Hindi siya makalabas. Hindi siya mapapansin, pero nagalit siya. Hindi niya nakitang nilagyan, ha? Oh. Nakahiga pa lang yon. Nakita niya, anong ginagawa niyo? Palabasin niyo ako. Oh my God. Sabi niyo, nakakatakot. Nakakatakot. Itigil na natin yung usapan na to. Diba? At kapag ganyan na, may mga ganyan tayong naririnig na kwento, don't let it cloud you. Ibig sabihin, cloud your mind na yun ay iisipin mo. Correct. Diba? Na, la, talagang totoo, ganyan. Ang best armor always is prayer. Yan. Yes. Magdadasal po tayo para sigurado at garantisadong okay lang tayo. Okay? At lagi natin tatandaan yung merong highest being who will take care of us. Okey-dokey. O siya, kami po ay exit na. Maraming salamat sa pag-tutok. Katatakutan na mga stories natin ng Maywagang Burnay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yay! Mga gano'n, nakakita din ako yung mga ano sa simbahan. Kasi sa probinsya, gano'n. Oh, eh gano'n. Kakatakot, no? Yung nakita ko yun first time. Isa pa nakita ko, halimbawa sa simbahan, yung sinasapian ng Santo Niño, Eme. Or ng mga gano'n. Ng mga ano? Pero hindi naman si Santo Niño yun, di ba? Kasi hindi ko rin alam. Pero nasaksihan ko siya. Hindi ko rin alam. Ano, paano siya naging ano, Santo Niño? Lumiit yung boses? Oo, lumiit yung boses. Oh. Tapos, ano nga nun eh. Tapos, sasabi sa amin, magdala ka ng ballpen at saka lapis. Bakit? Baka magsabi ng number para ng loto. Para makapasa ka sa exam. Sabi, ako naman, dami kong dinilang ano, lapis. Tapos, dami kong dinilang ballpen. Diba? Ikaw naman wala pala tinta. Paano ako papasa sa exam? Alam mo, ikaw talaga may sape. Sabi ko, paano ako papasa sa exam? Wala naman tinta yung ballpen ko. Ikaw talaga may sape eh, di ba? Well, lahat po tayo may mga ganyan. At sa mga susunod na mga araw, abangan po ang mga kwento ng Maywagang Burnay. Mga kanya-kanyang kwento ng katatakutan. O siya, masyado na po akong tinayuan. Exit na po muna kami, ha? Salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Ingat po kayo at sana huwag kayong aswangin. Ooh.
Mag-ingat sa mga aswang, ha. Bye-bye.